Hello guys, welcome back to my channel. I'm your Sir Coach. For today's video, I will teach you how to enroll kinder learners in LIS. So, ito po ay tutorial para po sa mga kinder teacher kasi medyo na iba po ang pag-enroll po sa LIS ng bata para sa mga kinder. So, para tayo magsimula, mag-click po natin ang ating Google Chrome or any browser. So, punta po tayo dito sa search bar. Then, search po natin ay lis.deped.gov.ph. Then, after nyan, enter. Tapos, ito po yung magiging screen natin. Pagpunta po natin dyan, so, don't forget to sign in. Pag nag-sign in po tayo, ilalagay po natin dyan ang ating DepEd email as username and our password. Kung nakalimutan po ang ating DepEd email or password, pwede po kayo makapag-ugnayan sa ating LIS coordinator. So kapag kayo ay nag-sign in na, ito po yung makikita nyo. So para po sa Data Privacy Act, gagamit po tayo ng ibang pangalan ng bata at the same time yung kanyang yung gamit po dito mga account. Okay po. So, pag nakarating na po tayo dyan, kiklik po natin dun sa DepEd Apps, yung Learner Information System. Pag kinlik na po natin yan, dito na po tayo mapupunta sa dashboard. Dito po sa dashboard, sa part po na to, dito sa taas, makikita nyo dyan yung dashboard, master list, school forms, data correction, support. So, ang i-click nyo po dyan para kayo makapag-enroll ng bata ay yung master list. Pag na-click nyo na po yan, eto na po. Papakita na po sa inyo yung inyong master list na meron po kayong zero learner. Ayan po, zero learner. Then, dito makikita nyo kung anong section nyo po i-enroll yung bata. Then, may drop-down button po dyan na ilalagay nyo kung ano pong section siya. Dalawa kasi madalas po ang kinder, dalawa po ang kanilang section. Then, kiklik nyo po yung enrollment or yung enroll learner, yung kulay green na button. Pagka-click nyo po yan, so may lalabas po dyan na dashboard, parang itsura po nyan yung kanina, yung dun sa sign in, pero pinalaki ko lang po. Para maayos at tama ang data, need ang PSA o NSO birth certificate or baptismal. Wala pa rin, meron po tayong tinatawag ng civil registry, yung kulay green. Kung wala po talaga, dahil nga, ngayon po ay may pandemya at kailangan po natin ng hindi po lahat nakaka-access agad ng documents, pwede po yung barangay certificate. Pero mas advisable po na gumamit po ng birth certificate na PSA para mas tama po ang data na ilalagay natin. So pag yan nakita po natin, yung enrollment, kinder enrollment, i-click po natin yung proceed enrollment. Pag na-click na po natin yan, may lalabas pong search parameters. Since ang mga kinder ay wala pong LRN, so ang gagamitin natin yung search by name. Okay po? Yung search by name, dyan din po kasi may iwasan po natin yung pagkakaroon ng dobleng LRN, lalo po kung yung bata ay nag-drop, then lumipat po sa ibang school. So, minsan nagkakaroon po ng double LRN. So, kailangan pa po mag-merge. Pagka-click po natin yan, lalabas po ito at i-encode po natin yung last name and first name ng bata na nakalagay po sa kanilang data dun sa kanilang birth certificate. Pagkalagay po natin ng pangalan, yan po, example po natin dyan ay si De La Cruz Juana. Pag nalagay na po natin yan, i-click po natin yung search. Tapos, ito po lalabas. So, ang may red ay required lagyan ng data. So, maglalagay tayo ng birth date at gender. So, paano po tayo maglalagay ng birth date? Meron po tayong two-way. So, maaari nyo po i-click yung parang calendar icon po dito sa gilid. Then, i-click nyo po ito para dun sa taon
aakit po yan kung anong taon. Since yan po ay kinder, dapat po yan ay 2015. Then, hanapin niya po yung date or date and month ng birthday nila. Or, ganito naman po. Simply, type niyo po yung kanilang yung month, date, and year kung kailan sila pinanganak. Then, after nyan, ayan, kapag nailagay na ang birth date at gender, so, pindutin na natin yung search button. Ito po. Ayan, kulay blue. Pag napindutan po natin yan, ito po yung lalabas sa inyong dashboard. So, record of Juana de la Cruz not found. So, ibig sabihin, wala siyang kaparehas na data. So, maaari natin siyang i-create ng kanyang new record at magkaroon siya ng sarili niyang LRN. So, paano natin po sila i-enroll? So, nakikita niyo po itong this is correct. So, create new record. So, pag ginalik niyo po yan, may lalabas po dito na sa gilid niya. Yan, create a new record with a following details. So, yan po. Pinalaki lang po natin. So, pag yan po ang lumabas, i-click po natin yung new record. Pag punta po natin sa new record, ito naman po ang lalabas. So, kung mapapansin nyo, meron po dyan nakalagay enrollment at iba po ang nakalagay. Dito po. Maglalagay po tayo ng data dyan. Ang ating po ilalagay dyan ay yung date kung kailan nag-confirm yung ating mga magulang or yung parent or guardian ng ating kinder learners na sila ay magtutuloy na talaga sa pag-aaral sa ating paaralan. So, kung mapapansin nyo dyan, last school year o doon sa mga nagdaang school year, ang nilalagay po natin dyan yung first day ng bata. Doon sa unang week ng June or yung unang week ng pasukan. So, ito, start po ng August hanggang onwards, nag-confirm po sa atin yung magulang na sa atin na po mag-aaral. Yan po ang ilalagay natin dyan. Yung iba po nilalagay dyan is yung October 5 kung kailan po nag-start yung klase. So, yun po ang pwede nyo ilagay dyan. Mas advisable po yun. Or kung isang buong section ang ginagamit na po dyan, isang date na lang. Okay po. Pagka-click po natin yan, pagkalagay natin ng date of official enrollment, ilalagay po na, click po natin yung continue. Pagka-click ng continue, ito naman po yung lalabas. Dito na po tayo mag-encode ng details ng bata. So, dapat po, hawak natin ang birth certificate ng bata para talagang tama po yung ilalagay po natin dyan. So, ilalagay po natin name of guardian, then mother's maiden name, then father. Ito po ay kasunod lang nung nasa taas. So, scroll down nyo lang, ilalagay nyo po dyan ang kanyang mother tongue, kung anong mother tongue niya. Then, yung province, dito po yung region na lang po ang ilagay nyo. Kung NCR po yan, ilalagay nyo po dito NCR. Tapos, lalabas dyan kung anong district, first, second, third, fourth. So, pag halimbawa, nag-click kayo ng fourth, so may lalabas dyan Kamanaba. So, pipiliin nyo na lang dun kung anong city dun sa Kamanaba. Then, yung barangay. Yan po. Then, kung siya po ba ay member ng indigenous people, i-click nyo po dyan yes or no. Kung yes po ang ilalagay nyo, mayroon pa po kayong ilalagay ditong, may pipiliin pa po kayo ditong ethnicity. Okay po. Then, yung kanyang religion, lalagay nyo po dyan is Christianity. Kung siya po ay Catholic, Iglesia or something, Christianity po siya magpo-fall. Then, kung siya po ay may special needs. Tapos, pag kinlik niya po yung yes, so meron po kayong pagpipilian, ano po ba yung special needs ng bata. Then, don't forget yung actual modality. So, meron kayo dyang pipindutin o meron kayo pipiliin. Ayan po yung modalities na pinili ng magulang kung paano po mag-aaral ang kanilang anak. So, pag kinlik nyo po yan, may lalabas po ditong, pipiliin nyo dyan, modular print, modular digital, online educational TV, radio-based instruction,
homeschooling or blended. Minsan po, sa NCR, madalas pong ginagamit is blended. So, pag kinlik nyo po ang blended learning, magre-refresh ulit yan, mag-scroll down kayo, mamimili kayo ng dalawa po dito. Mamimili kayo sa dalawa. Kailangan po laging dalawa or hindi po pwedeng lumagpas sa dalawa. Kasi nga po, yun po yung pinili nyo, blended. Pero pag hindi po blended, isa lang po doon sa taas ang inyong pipiliin. Then after nyan, pag na-fill up nyo na po lahat, i-click nyo po yung enroll. Pag na-click nyo na po yan, at ito po na po ang lumabas sa inyong master list, learner enrolled save, enrollment save. So, ibig sabihin, meron na kayong naka-enroll na bata. Ayan na po. So, sana po ay meron kayong natutunan at meron po na nakatulong po sa inyo itong simple tips at itong simple video po para makapag-enroll po kayo ng inyong mga estudyante. Thank you for watching. At kung hindi niyo pa po nasa-subscribe ang aking channel, don't forget to subscribe, hit the notification bell para update po kayo sa bagong video. At don't forget to like and share po ito. Marami pong salamat.